Helper Boy Episode 6, the final episode. Sa mga hindi pa nakakanood ng episode 5 to 1, punta lang kayo sa profile ko. Okay, back to the story. Pagkatapos niya akong pinisan, sinabi niya sa akin to. Pasensya na, dahil sa akin napunta ka sa ospital. Ito lang alam kong paraan para makabawi sa'yo. Pagkatapos niya sabihin yan, hinalikan niya ulit ako. At hindi ko na napigilan ang sarili ko at hiniga ko na siya. At hinalikan ko rin siya. Pagkatapos kong halikan, sinunod ko naman ang liig niya. Pagkatapos ko siyang halikan, binuksan ko yung kayamanan niya sa taas at nagulat ako sa nabungad ko. May nakita akong dalawang malaking chocolate hills. At sa gitna nito, merong nakatayong sakura tree. So, sobrang ganda ng chocolate hills na to. Hinawakan ko to gamit ng golden hands ko. At pagkatapos kong hawak-hawakan, yung dalawang sakura tree naman ang pinagkainitan ko. Yung isang sakura tree, pinipindot-pindot ko at minipisit-pisit ko gamit ng golden hand ko. At yung isa naman, ginamitan ko ng golden mouth at sinipsip ko to na parang walang bukas. Yung nagsawa naman ako, binuksan ko naman yung kayamanan niya sa baba. At bubungad sa akin ang kanyang medusa. Makinis to at maputi at namumula-mula pa at naglalaway. At pagkatapos ko pagmasdan, pinasok ko yung dalawa kong golden finger sa medusa niya. At nagbigay na naman ng ingay ang ina nating kalikasan. Pinagsabihan ko to, huwag kang maingay, baka marinig tayo ng nurse o yung ibang pasyente nandito. Pagkatapos ko sabihin sa kanya yun, pinagpatuloy ko na experiment ko. Habang ginagamit yung dual finger ko, ginamit ko din yung golden mouth ko. Pagkatapos kong pagsabayin yung dalawang finger at mouth ko, sumigaw siya ng malaki at nagulat ako sa ginawa niya. Sabi ko sa kanya, ano bang ginagawa mo? At nagulat ako kasi biglang pumasok yung nurse sa loob ng room ko. At dali-dali ko siyang pinasok sa loob ng kumot ko kasama ko. At biglang dumating na sa harap ko yung nurse at sinabi niya, may narinig ka bang kakaibang boses dito sa room mo? Sabi ko, wala naman po ako naririnig. Habang kinakausap ko yung nurse, yung girl na tinago ko sa ilalim ng kumot ko, may ginagawa dun sa ice cream ko. Yung sumilip ako, nakita ko siya kinakain yung ice cream ko at sinusubo-subo. Dahil sa ginagawa niya, nahihirapan ako kausapin yung nurse na tuwid dahil sa ginagawa niya sa akin ngayon. At pagkatapos na mag-usap ng nurse, lumabas na siya ng kwarto. At saktong paglabas niya, lumabas na rin yung secret playbook. At napasabi na lang ako sa kanya, ano bang ginagawa mo? Alam mo namang may nurse. At sinabi niya sa akin, ikaw, anong ginagawa mo? Bakit pinaghihintay mo pa ako? Sabay puno sa kanya may bidahin, meron pang mga nakakalat na playbook. At sa sobrang bilis niya, nabigla ako. Pumatong siya bigla at pinakain yung ice cream ko sa medusa niya. At dahil hindi ko na siya mapipigilan, hinaya ako na lang siya sa gusto niya. At instant niya akong ginawang trampoline, patalon-talon siya sa akin. At hindi na rin nagtagal, hindi ko na rin napigilan, sumabog na yung playboard sa loob ng bibig ng medusa niya. Dahil sa nangyari na yun, sumigaw siya ng super lakas. So sobrang lakas, buong building yata nakarinig. At pagkatapos sa pangyayari na yun, bumagsak na lang siya sa dibdib ko sa sobrang pagkapagod. At nagdatingan na rin yung maraming nurse at yung mga doktor. At nakita nila kung gaano kakalat ang ginawa ko. Tapos sabay nagsalita yung girl na kasama ko, grabe, ikaw talaga ang the best. At ayun, sabi ng doktor, magpaliwanag daw ako ano nangyayari dito. Dahil nahuli na rin naman ako, wala na akong magawa kundi paliwanag ang lahat. At kinabukasan, pinatalsik na nila ako. Ang masama pa, nabandang ako sa ospital, pinadoble pa yung pinabayad sa akin. Dahil sa pangyayari na yun, nag-quit na rin ako sa pagiging helper boy sa tito ko. Nahiya din kasi ako sa nangyayari sa ospital. At ayun, doon na rin natapos ang araw ng pagiging helper boy ko. At dito na rin natatapos ang kwento ng helper boy story. Some more content like this, heart and follow, mga guys.